Mga showbiz, matapos nga ang anunsyo na magpapaalam na sa telebisyon ang longest running drama anthology na MMK, o maalaala mo kaya ni Charo Santos, matapos ang sa loob ng 31 years. Namayagpag ang MMK noon bilang isa sa mga pinakamalakas na programa ng Kapamilya Network. Magkakaroon na lamang ng 3 part na final episode ang programa simula November 26. Last airing date naman ito sa December 10, 2022. Samantalang, iniintriga ngayon na baka susunod na ang noontime show na It's Showtime o ang ASAP natin to na magpapaalam sa telebisyon. Humina umano ang production ng mga palabas simula noong pandemya at nang isara sa free TV ang ABS-CBN. Marami namang nalungkot ng deretsa ang inamin ni It's Showtime host Vice Ganda na kahit wala na umanong katiyakan kung saan papunta ang kanilang noontime show, maging ang network dahil sa kawalan nito ng prangkisa. Patuloy pa rin silang magpapasaya ng mga madlang people at avid kapamilya viewers ayon sa kanyang pagpapasalamat. Naganap ang pagbibigay mensahe ni Meme Vice matapos manalong grand champion ng magpasikat. Inamin ni Vice na kung tatanungin siya, hindi niya rin alam kung saan na ba papunta ang It's Showtime at ABS-CBN matapos silang mawala ng prangkisa. Subalit, ipinagkakatiwala na lamang nila sa Diyos kung saan nga ba sila dapat mapunta. Kahit hindi na natin alam saan papunta ang Showtime, kahit hindi na natin alam saan papunta ang ABS-CBN, let's keep on working and giving what the audience wants and need. Kung saan man tayo papunta, kahit hindi natin alam, dadalhin naman tayo ng Diyos kung saan tayo nararapat. Muling dinala nga ng Kapamilya Network ang programa sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Asia-Pacific, Middle East, Europe at North America. Ngayong 2022, ipapakita naman ang galing ng Global Pinoy sa mundo because we're bringing world-class entertainment to the world stage. Nagsanib puwersa para sa malaking proyekto ang The Filipino Channel at ABS-CBN Entertainment. At gaya ng MMK, ay kung sakaling magpaalam ito sa telebisyon, ay maaari pa rin mapanood sa ibang bahagi ng mundo. Sa ngayon nga, ay focus ang ABS-CBN, ang content distribution ng ABS-CBN sa global market. Sa isang panayam, sinabi ni ABS-CBN International Head Pia Laurel na mas pag-iigtingin pa ng Kapamilya Network ang kanilang content distribution sa global market. Kaya magpapatuloy pa ang partnership ng ABS-CBN sa ibang kumpanya at film outfit, paggawa ng original series, mga pelikula at web series, at maging ang paggawa ng Philippine adaptation ng mga global titles gaya ng tagumpay ng kanilang natamo sa The Broken Marriage Vow, Flower of Evil at marami pang iba. Kaya't asahan na mas marami pa tayong aabangang dekalibreng palabas, pelikula at paghahatid ng mga kwento sa patuloy na pagbabago ng ABS-CBN sa landscape ng pagbibigay ng saya, aliw at inspirasyon sa mga Pilipino sa loob man o sa labas ng bansa, lalo pa ngayong nasa digital age na tayo. Patuloy na hanggat nariyan ang Kapamilya Network, gagawa at gagawa yan ang paraan upang patuloy pa rin tayong pagsilbihan. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinyon. At kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pinutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.